motor na nabili mo. Eh. May pinag-deliver ko ng mga ano. Mga ano. Ito. Deliver. Ganito ah. Uy! Ate! Uy! Buti hindi ka naliga papunta rito. Oh, dahan-dahan ha. Mamahalin yan. Hindi mo yan kayang bayaran. Saan ba ang bahay mo? Ay, ito ate. Sa may tindahan. Ah. Pwede bang bayaran mo muna itong sinakyan ko? Oh, sige ate. Kuya, karang yung sasakyan na ito ah. Pinapasada pa na ito? Opo ma'am. Magkano po? 430 lang po. Ang mahal naman kuya. Sandi, may pera ko dito. Yan. Kuya, 420 na lang, ha? Sige po. Salamat po, ma'am. Salamat. Tulungan niyo ako. Tara, tara. Tulungan tayo. Sige. Ano? Salamat, Fredo, ha? Sige. Hi po. Ah. Hello. Ikaw si Jessica. Opo. Tama? Opo. Kailan nga ba tayo uli nakita noon? Ako, high school pa po ata ako noon. So, ilang taon ka na ngayon? 25 na po ako. Ate! Ano pa muna ang tubig? Mineral water ba to? Hindi, ate. Baka sumakit ang tiyan ko. Fredo, oh. Look on tubig. Ate, si Fredo. Salamat, o. Oh. Ate Grace ko. Ay. Hello. Fredo, salamat, ha. Wala yun. Ikaw pa. Malakas ka sa akin, eh. Oh, ano, mauna na ako, ha. Grace. Salamat ulit. Okay. Saan ang kwarto ko? Siguro naman may inihanda kang kwarto para sa akin. Ay, oo, oh, ate. Doon ka muna sa kwarto ni Jessica. Halika! Okay. Good night, ate! Good night. Oh, bakit dyan yung natutulog, Nay? Dumating na kasi ang Tita Grace mo. Doon ko muna pinatulog sa kwarto ni Jessica. Buti, pumayag yan. Intindihin na lang muna natin ng tita mo. Kamamati lang ng tito mo at walang-wala siya ngayon. Wala ba talagang natago si tito kahit magkano? Ikaw naman. Alam mo naman na nalugi lahat ng negosyo nila. Tapos yung natitira nilang pera, maubusin sa pagkikimo ng tito mo. Hoy, kaya ikaw mag-ingat ka dyan sa Netherlands, ha? Yung mga vitamins mo, huwag mo kaming iintindihin dito, ha? Sige na anak, matutuwa na rin kami. I love you, Nay. I love you, anak. Bye-bye. Grabe. Walang aircon. Di ako makatulog. Mabuti ikaw, Jessica. Natitiis mo yung kwarto mo na walang aircon. Parang sauna sa init. Ate, masasanay ka rin. O sa bagay, kahit naman saan dito sa bahay mo, mainit. Ate, kape mo. Walang brood. Kung sa bagay, aircon nga wala. Ay, nako. Sana matagalan ko dito, no? Kasi kung hindi, kailangan siguro na makipag-ayos ako sa mga kapatid ng namatay kong asawa. Parang hindi ko kaya yung ganitong mahirap na buhay. Grabe ka naman, ate.
maayos naman ang buhay namin mga pamangkin mo. Simple, pero nakakasapat naman. Anong trabaho mo, Jessica? Manager po sa Super Mall. Manager? So, mga nasa 25,000 a month ang sweldo mo? Opo. Liit! Alam mo, dapat ang gawin mo, magnegosyo ka. Alam mo yung asawa ko, napakahusay nun sa negosyo. Kaya kami umaman eh. Nay, ina na po ako. Kasi baka maliit na ako eh. Hindi ka nakakain? Sa office na lang po. Sige. Mag-ingat ka ha. Anak, kumain ka sa opisina ha. Opo, kakain po ako na ito. Tita, ina na po ako. Oh, sige, okay. Upo po, anak. Nagmana sa'yo mga anak mo, no? Parang kontento na sila sa pagiging empleyado lang. Ikaw, ilang taong ka rin naging DH, di ba? Ako, hindi ako magaling sa negosyo. Pero, ginamit ko ang utak ko. Nag-asawa ako ng business-minded. So, mas wise ako, di ba?